Magandang araw! Kamusta na kayo? Handa na ba kayo sa ating pag-aaral? Ngayon ay simula na pag-aaral natin sa ikalawang linggo ng unang markahan. At ang pag-aaralan natin sa matematika ay ang multiplication of simple fraction and mixed fraction. Ako po muli si Teacher Elise. Panoorin po ang video ito hanggang sa dulo upang kayo ay matuto. Handa na ba kayo? Simulan na natin. Paano mag-multiply ng simple fraction? Tingnan ang halimbawa. 1/8 times 3/4 equals 1 times 3 over 8 times 4. Anong napansin ninyo? Tama! Minumultiply lang natin ang numerator sa numerator at ang denominator sa denominator. So, 1 times 3 equals 3 and 8 times 4 equals 32. Ganyan lang po kasimple ang magmultiply ng simple fraction. Alam nyo na po ba? Madali lang, di ba? Ngayon, pwede nyo nang sagutan ang inyong learning task 1 na nasa page 10 ng inyong mga math module. So, ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral. Paano naman ang multiplying using cancellation method? Tingnan ang halimbawa. 2/3 times 6 over 9. Kapag tayo nagmumultiply ng dalawang fraction using cancellation method, tinitingnan po natin kung merong common factor sa pagitan ng numerator at denominator. Tingnan muna natin sa 2 na numerator at denominator na 9. Meron ba siyang common factor? Wala. Kung ganon, hindi natin pwedeng i-cancel. Sa pagitan ng 6 at 3, meron ba silang common factor? Tama, ang common factor niya ay 3. Ibig sabihin, pwede tayong magkaroon ng cancellation. I-divide natin ang 6 at ang 3 sa kanyang common factor na 3. Gawin natin. 6 divided by 3 equals 2. Cancelin natin ang 6. At 3 divided by 3 equals 1, cancelin natin ang 3. So, pagkatapos tayong mag-cancellation, pwede na tayong mag-multiply sa pagitan ng numerator at denominator sa denominator. O nga pala, hindi po tayo pwedeng magkaroon ng cancellation sa pagitan ng numerator sa numerator at denominator sa denominator. Kailangan lang tayong magkaroon ng cancellation sa pagitan ng numerator at denominator na ating minumultiply. So ngayon, atin na itong i-multiply. 2 times 2 over 3 or 1 times 9. Kaya ang sagot dito ay 4 over 9. Madali ba? Tingnan ang isa pang halimbawa ng cancellation method. Meron tayong 2 over 6 times 3 over 4. Using cancellation method, tingnan po natin sa pagitan ng numerator at denominator kung meron siyang common factor. Umpisahan natin sa 3 at sa 6. Meron ba siyang common factor? Tama! At ang common factor ng 3 at 6 ay 3. I-divide natin ang 3 at 6 sa kanyang common factor na 3. 3 divided by 3 equals 1, cancel natin ang 3. At 6 divided by 3 equals 2, cancel natin ang 6. Sa pagitan ng 2 at 4, meron ba kayong nakitang common factor? Tama! Ang common factor ng 2 at 4 ay 2. So, i-divide natin ang 2 sa 2 at ang 4 sa 2. 2 divided by 2 equals 1, cancel natin ang 2.
4 divided by 2 is 2. Cancel natin ang 4. Ngayon, i-multiply na po natin ang mga sagot sa cancellation. So, 1 times 1 at 2 times 2. Ang sagot natin ay 1/4. Madali lang ba ang cancellation method? Tama. So, kung ngayon natutunan nyo na ang cancellation method, sa pag-multiply ng mga fraction, pwede nyo nang answeran or sagutan ang inyong learning task 2 na nasa page 10 ng inyong mga math module. Ipagpatuloy natin ang video. Paano naman ang multiplication of fraction by whole number and vice versa? Narito ang paraan. Meron tayong whole number na 3, i-multiply natin sa simple fraction of 1/4. Pwede ba natin ito agad i-multiply? Hindi. Paano natin ito mumultiply? Kailangan ang 3 na whole number ay gagawin nating fraction. Kapag ginawa nating fraction ang whole number, lalagyan lang natin ito ng denominator na 1. So, ang 3 na whole number ay 3 over 1. Pagkatapos, ay saka natin i-multiply sa simple fraction na 1/4. Kaya, 3 times 1 equals 3 and 1 times 4 equals 4. Ganyan lang po kasimple. So, isa pang halimbawa, paano naman kung ang fraction ng nasa unahan times whole number? Ganun pa rin po. 2 over 5 times 7 equals 2 over 5 times, ano gagawin natin sa 7? Tama. Gagawin nating fraction na may denominator na 1. Kaya, ang 7 ay magiging 7 over 1. Saka natin siya imumultiply. 2 times 7 equals 14 at 5 times 1 equals 5. Ngayon, ito na ba yung final answer? Hindi pa po kasi mapapansin ninyo na ang numerator ay mas malaki sa denominator. At ang tawag natin dito ay improper fraction. So, hindi pa po yan. I-change natin yung improper fraction na 14 over 5 sa mixed fraction. Paano? Yung 14 over 5, yung 14 na numerator, ay i-divide natin sa denominator na 5 at saka natin kopyahin yung denominator na 5. So, 14 divided by 5 equals 2 at ang kanyang remainder na 4 at ang denominator na 5. So, mixed fraction na siya. So, ang sagot niya ay 2 and 4 pair. Naintindihan po ba? Narito naman ang isa pang uri or paraan ng multiplication of fraction. Ito ay ang multiplication of mixed fraction by simple fraction. Paano ba to? Halimbawa, itong mixed fraction ng 3 and 1, 8. Imumultiply natin sa simple fraction na 2 over 3. So, paano yun? Ganito. I-change natin ang mixed fraction to improper fraction. Yung 3 and 1, 8 ay mixed fraction sapagkat binubuo ito ng whole number at fraction. Gagawin muna natin siyang improper fraction. Paano? Yung whole number na 3, i-multiply natin sa denominator na 8 at saka natin i-add sa 1. Kaya 3 times 8 plus 1. Then, yung denominator pa rin na 8. So, 3 times 8 is 24 plus 1 equals 25 over 8. So, pagkatapos nating gawing improper fraction ang 3 and 1, 8, saka natin siya imumultiply sa 2 over 3. Ngayon, bago tayo mag-multiply, pwede tayong magkaroon ng cancellation. Tingnan muna natin. Pwede ba magkaroon ng cancellation sa pagitan ng 25 at 3? Hindi, wala siyang common factor. Tingnan naman,
Tingnan naman natin ang 2 at ang 8. Meron ba siyang common factor? Tama. Merong common factor na 2. Kaya i-divide natin ang 2 at 8 sa 2. 2 divided by 2 is 1. Cancel natin ang 2. And 8 divided by 2 is 4. Cancel natin ang 8. Saka tayo mag-multiply. 25 times 1 is 25. And 4 times 3 equivalent to 12. Ito na ba ang tamang sagot? Hindi pa rin po, kasi mapapansin ninyo na ang numerator na 25 ay mas malaki sa denominator na 5. Kailangan natin itong i-simplify. Paano? Itong improper fraction ay gagawin nating mixed fraction. So, kapag malaki ang numerator sa denominator, i-divide natin ang numerator sa denominator. So, 25 divided by 12 and then copy the denominator 12. 25 divided by 12 is 2 and the remainder 1 will become the new numerator and the denominator is still 12. So, this is now the final answer. 2 and 1, 12. Naintindihan po ba? Paano naman ang multiplication of mixed fraction by whole number? Mixed fraction naman at whole number. Example po, 2 and 2 thirds. Ito po ay mixed fraction. Times 12. Paano po? So, ganun po ulit. Kapag naka-mixed fraction po, i-change po natin ang mixed fraction to improper fraction. So, i-multiply natin ang whole number na 2 sa denominator na 3 at i-add natin ang 2 na numerator over 3. So, 2 times 3 is 6 plus 2 is 8. Then, copy the denominator 3. Then, gawin nating fraction yung whole number na 12. Ano ang magiging denominator ng whole number na 12 para maging fraction? 1. So, magiging 12 over 1. Oh, pwede ba tayo dito magkaroon ng cancellation? Tingnan natin sa 8 at 1. Meron ba siyang common factor? Wala. Sa pagitan ng 12 at 3, meron ba siyang common factor? Tama. Siya ay may common factor na 3. Kaya i-divide natin ang 3 at ang 12 sa common factor na 3. 12 divided by 3 is equals to 4 divided, cancel 12, and then 3 divided by 3 is 1, cancel 3. Pagkatapos ito, tayo ay mag-multiply. 8 times 4 equals 32, and 1 times 1 equals 1. So the answer is 32 over 1, or pwede na nating sabihin 32 na whole number. Sapagkat, kapag ang fraction ay may denominator na 1, pwede na natin itong isulat na whole number. Naintindihan po ba? So, ngayon, naintindihan ninyo ang mga paraan ng pag-multiply ng fraction, madali nyo nang masasagutan ang inyong learning test 3 at 4 na nasa page 11 ng inyong mga math module. Kung sakaling may bahagi ng video na hindi nyo natandaan, pwede nyo itong balikan. Sana makatulong ang video na to sa inyong pag-aaral sa matematika. Hanggang sa muli at maligayang pagsasagot sa inyong mga module.